din po ako naririnig pa sa ibang mga tao, mga sabi-sabi akong natatanggap din, mga misconception po tungkol sa iglesia. Yun po yung naging hadlang para suriin ko yung Iglesia Ni Cristo. Po yung kapatid ko, sabi po sa akin, gusto mo ba sumama sa Philippine Arena? Si Ka Eduardo po yung nangasiwa po nung pamamahayag na yun. Nung nag-aaral pa lang po ako, nung mga nasa grade 3, umuwi po kami ng probinsya. Tapos po, nung pag-uwi po namin doon, doon po ako nagsimulang maging malapit sa lola ko. Lola ko po, siya po ay isang magsasaka. Ano po siya noon, mga 67 years old po siya noon. Ako po yung sinasama palagi ng lola ko magdasal. Nagro-rosaryo kami tuwing gabi. Ako po yung naging malapit sa relihiyong Katoliko sa aming magpamilya. May sinabi po siya sa akin kung gusto ko talagang magmadre din, pumasok sa kumbento, pero hindi po yung natuloy. Nung bata pa po kasi po ako noon sa probinsya, meron pong mga kaibigan kami na mga kaanib po sa ganong relihiyon. Yung born again po, lagi po nila akong niyayaya, binibigyan po nila ako ng mga polyeto. Lagi po siya nagpupunta sa bahay, tapos lagi po niya kaming niyayayang magsimba sa born again. Tapos po yun sa Jehovah din po, ganun din po. Nagbibigay po sila sa amin ng mga polyeto. Sa akin kasi po noon, hindi naman po kasi sa akin mahalaga kung ano yung reliyon. Basta meron kang kinakaanibang reliyon, okay na po doon. Tsaka bilang Katoliko, hindi ko na po iniisip talaga na lumipat pa sa ibang reliyon kasi yun na po talaga yung kinalakihan ko. Nung pagka-graduate ko po ng high school, meron pong nagpasok sa akin sa isang doktora po. Bali, dun po ko sa bahay nila, dun po sa mama niya, old sitter po. Tapos po, nung nandun po ko, hindi ko po in-expect na talagang relihiyoso na Catholic po. Kaya dun po, muli po nagtuloy-tuloy yung pagiging solidong Katoliko ko po doon. Lagi po kami nagdadasal, tapos nag-iikot po kami tuwing mahal na araw ng mga santo, ganun po. Nung mga nasa 20s na po ko, dun ko na po nakilala yung iglesia dahil sa mga kapatid ko. Nung mga panahon po na yun, wala na po ko nun sa amin, nandun na po ko nun sa Quezon City. Nandun na po kay doktora, nabalitaan ko na lang po na nagsusuri sila, na sumasamba sila sa iglesia hanggang sa nabautismuhan po sila. Nung nalaman ko po yun, hindi naman po ako yung nagalit. Kasi nung nalaman ko pong nag-iiglesia sila, nakikita ko po talaga na naging maayos po yung buhay nila. May kinento pa sa akin si Mama. O yung kapatid ko po na yung lalaki, pasaway po talaga yun. Gala po yun ng gala. Kaya masasakit po yung ulo ni Mama sa kanya kasi po, naglolo ko siya sa school, hindi po siya pumapasok, puro lang po siya computer, nagkakating. Kaya po nung nag-iglesia po siya, nagulat po si Mama kasi lagi na lang po siyang umuwi ng bahay, hindi na po siya yung nagkakating. Nag-sorry po yung kapatid ko sa lahat ng mga nagawa niya noon nang hindi pa siya iglesia. Siguro kasi yan yung mga naririnig niyang doktrina sa iglesia, kung paano itrato ang mga magulang, kaya siguro nangyari yung ganun. Kahit parang naiisip ko rin na dapat Katoliko tayo kasi dito nga tayo lumaki, ito na yung kinagisnan natin. Kaya nakakapagtaka na rin talaga na bakit sila nagpalit ng reliyon. Pero sa isang banda, okay naman po ako kasi naiisip ko na mas mabuti na rin po pala yun na nagpalit sila ng reliyon kasi po na napabuti naman po talaga yung buhay nila na nag-iglesia po sila. Ang sabi sa atin ng Biblia, magbantay tayo na hindi nahahadlangan yung ating mga sagutin sa ating Panginoong Diyos.
kinakailangan itinataguyod natin patuloy yung ating pagsampalataya doon sa mga itinuro sa atin. Hindi tayo lumalabag sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na kinakailangan nating sundin. Kinakailangan tayong maging matapang. Kinakailangan tayong manatiling matatag para mamalagi yung ating kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. Sa makatwid ang mga tunay na hinirang ng ating Panginoong Diyos, kailangang nakafocus para talunin natin itong ating kaaway na si Satanas. Kaya dapat ang Iglesia ni Cristo mapagpigil, kinakailangang mahinahon, kailangang matibay, kinakailangang nakaugat, kinakailangang nananatili, kinakailangang malakas, kinakailangang hindi nakikilos, determinado, matapang, matatag sa pananampalataya, parang nang sa ganon, madaig natin itong ating kaaway. Kaya huwag tayong papayag, mga kapatid, na tayo ay manghihina sa ating pananampalataya. Kasi yun ang gagamitin natin para tayo makapanaig dito sa ating kaaway na talagang gustong gumawa ng pinsala sa ating pananampalataya. Pag nagde-day off po ako, umuwi po ako sa amin sa bahay. Tapos po, nung umuwi na ako sa amin sa bahay, lagi po akong kinukwentuhan ng kapatid ko tungkol sa Iglesia ni Cristo. Lagi niyang sinasabi sa akin yung mga natututunan niya, yung mga naririnig niyang aral na sabi niya po sa akin na sana daw magkaroon ako ng pagkakataong makinig. Sabi ko, ayoko po, hindi na ako makikinig pa sa ibang relihiyon. Okay na ako na kayo na lang kasi wala namang masama na nagpalit kayo ng reliyon kasi nakita ko na pabuti kayo. Pero ako, wag na lang. Sabi kong ganyan sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, bakit ayaw mo? Sabi ko, eh kasi may mga naririnig na rin naman ako tungkol sa iglesia na mga sabi-sabi akong natatanggap din. Iglesia ni Cristo, merong 10% na sa mga kaanib. Mga ganong klaseng mga misconception po. Tapos parang yun po yung nagiging hadlang din talaga para makinig po ko ng sa iglesia. Alam na natin ang taktika ng Diablo. Ang isa, babaliktarin niya kung ano yung aral na itinuturo ng ating Panginoong Diyos. Yung ating tinanggap na aral mula sa ating Panginoong Diyos, yun ang ating panghawakan. Huwag tayong bibitiw sa pagsunod doon sa aral na yun, sapagkat yun ang maghahatid sa atin tungo sa ating kaligtasan. Alam nyo, ang ating panahon ngayon, ang problema natin kagutom, tungkol din sa pagkain. Kinakailangan pala, aware tayo na maaaring ito ay gamitin din sa atin ni Satanas, katulad ng ginawa niya sa ating Panginoong Jesucristo, pagka tayo nagugutom para natin labagin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo dapat pumayag. Dapat mamalagi tayong nanghahawak doon sa mga katotohanang itinuro sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ano dahilan? Yun ang hindi natin ikapapahamak. Yun ang ikatitiyak natin ng pagkaligtas sa araw po ng paghuhukom. Pagka nilabanan natin ang Diablo sa ating panahon, lalayuan din tayo noon. Tatakas din yun palayo sa atin. Kaya mga kapatid, manindigan tayo sa aral, panghawakan natin yung mga katotohanang itinuro sa atin ng ating Panginoong Diyos, nakatitiyak tayo, makararating tayo sa pangakong kaligtasan. Nagkaroon din po talaga ng pagkakataon na naiinis na ako sa kapatid ko. Wala pong pagkakataon na hindi niya po ibabanggitin yung iglesia. Sinasabi ko sa kanya, minsan na nga lang ako umuwi dito sa atin, puro ka pa iglesia, iglesia. Sabi ko, okay na nga na nag-iglesia kayo, pero huwag niyo na akong idamay. May isang pagkakataon, kinausap niya po ako ulit. Through cellphone na lang po yung magkatawagan po kami nung gabi. Sabi niya sa akin, Te, sana naman bigyan mo rin ng pagkakataon yung iglesia. Sana makadalo ka ng pagsamba. Nakikita mo talaga din na payapa sa amin. Mararamdaman mo na mayroong Diyos sa amin. Sabi niya pong ganun sa akin. Wala namang masama.
sa susubukan mong magsuri. Sabi niya, walang mawawala sa'yo. Nung bago po ako matulog, parang bigla ulit rumihistro sa utak ko yung huli namin pag-uusap na yun na sinabi niya na, subukan mo mangkinig, walang namang mawawala sa'yo. Yun po yung huling nag-rehistro sa utak ko. Tapos kinabukasan po nun, nag-google po ako tungkol sa iglesia, nagbasa po ako ng website. Yung nabasa ko pong website nun, sa iglesia po yun na website, meron po dong ano ba yung tunay na relihiyon. Binasa ko po siya. Medyo na-enlighten naman po ko, yung medyo naliwanagan, pero gulong-gulo po talaga yung utak ko pa rin. Pero parang may nag-uudyok pa sa akin na, sige, subukan mo pa, magbasa ka pa, makinig ka pa. Saktong po yung kapatid ko, sabi po sa akin, gusto mo ba sumama sa Philippine Arena? Sabi ko, magde-day off ako, sabi ko kung ganun. Si Ka Eduardo po yung nangasiwa po nung pamamahayag na yun tungkol po sa tunay na relihiyon. Kung bakit kailangan iwan ng maling pananampalataya para maanib sa tunay na iglesia. Nung habang nakikinig po kung Ka Eduardo, tumulo po talaga yung mga luha ko nun. Naiyak po talaga ako nun. Kasi po, naisip ko po na mali pala yung paratang ko sa iglesia. Na yung iglesia daw, masasamang kaanib. Yung mga ganun po, na sobra na po talaga yung paratang ng sandibutan na hindi naman po pala ganun yung Iglesia Ni Cristo. Yung sumunod po nun, doon na po ako nagpasya na maging official na po kung bilang dinodoktrinahan ng iglesia. Habang naririnig ko na po yung mga aral, naliliwanagan na po ako kung ano ba talaga yung mga totoong aral sa Iglesia Ni Cristo. Lahat naman po pala ay nakasulat sa Biblia kung ano ang inuutos ng Panginoong Diyos. Umuwi po ko sa amin sa probinsya. Doon po nila nalaman na nag-iiglesia na ako. Nalaman po ng mga tito-tita ko, ng mga pinsan po ng mama ko, na sabi po nila sa akin na nag-iglesia na yung mama mo, yung mga kapatid po, bakit pati ikaw mag-iiglesia ka pa? Eh, nung maliit ka pa, kasama ka ng lola mong nagdadasal, nagrosaryo, tapos pati ikaw, gagaya ka rin sa mga kapatid mo na nag-iglesia na rin. Huwag ka nang magsimba-simba dyan, sabi po nila sa akin, tigilan mo yung kakasamba na yan. Ng tao po talaga. Masakit po talaga sa pakiramdam. Ang sabi ng Biblia, lagi mo anyang alalahanin, pero hindi aalalahanin lang, kundi ano pa raw, sundin yung tunay na mensahe ng ating Panginoong Diyos. Tanong, yung bang mensaheng tinanggap natin mula sa Diyos, yun nga ang tunay na mensahe? Opo, bakit? Sino nagturo sa atin? Sugo ng Diyos. Ipanghawakan natin yung mga aral na yun na itinuro sa atin ng sugo. Kaya yung pagsamba, hindi natin dapat pinababayaan sapagkat dito natin tinatanggap yung mga dalisay na aral ng ating Panginoong Diyos na yun ang kailangan natin para maging pananggalang natin laban dito sa ating kaaway. Tiyak magwawagi tayo pagka pinanghawakan natin yung mga salita ng Diyos na itinuturo po sa atin. Huwag nating baliwalain, mga kapatid, ang ating pagsamba. At pagka tayo nasa pagsamba, unawain nating mabuti yung mga itinuturo sa atin sapagkat yan ang ating sandata laban sa ating kaaway. Napakahalaga rin yung pananalangin. Ang pananalangin kasi, mga kapatid, hindi lang sandata, depensa rin natin laban sa ating kaaway. Kaya lang tayo tumatatag, kaya lang tayo tumitibay pagka tayo laging merong kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. Mahalin natin ang ating pagka-Iglesia Ni Cristo. Pagbutihin natin ang ating pong mga paglilingkod sa Kanya. Huwag nating bibitawan ang ating mga sagutin sapagkat ang lahat ng yan, kailangan natin para natin maipagtagumpay ang ating pananampalataya.
at makarating tayo sa kaligtasan. Kahit ang sakit-sakit po ng sinasabi nila sa akin, sa mga kapatid ko ng iglesia, tungkol sa Iglesia ni Cristo, hindi ko na lang po pinapansin, ipinapanalangin ko na lang po yun sa Ama na gawin po kung matatag. Basta, ang alam ko po, kung ano yung po, mga napakinggan ko, ano po yung aral na itinuro sa akin, doon na lang po ako nangahawak. Kaya nung sumapit po yung araw ng bautismo ko, habang nasa pagsamba po kami, hindi po talaga mapigilan yung pag-iyak ko. Talagang nanalangin po ko noon. Sabi ko po sa Ama na babawi po ko sa lahat ng mga naging pagkukulang po sa Kanya. Kasi nga po, kung dati nga po nung Katoliko po ako, naglilingkod po ako, nagdadasal po ako. Kung doon nga po, binubuhos ko po yung buong buhay ko at lakas, hindi naman po tamang paglilingkod na ginagawa ko. Kaya bakit hindi ko rin po gawin sa Iglesia ni Cristo na tumanggap ng tungkulin, lalo na po na tama at tunay po ang Diyos na pinaglilingkuran ko dito sa Iglesia ni Cristo. Ayaw namin masayang ang inyong kahalalan. Nais namin pakinabangan ninyo ang inyong pagka-Iglesia ni Cristo. Sapagkat ito, pagka-ating napanghawakang mabuti, kahit na anong ating masagupa, nakatitiyak tayo pagdating ng araw ng paghukom, tatamuhin natin yung pangakong kaligtasan. Ano man yung mga bagay na yan na ating nasasagupa, malalampasan natin ang lahat ng yan sapagkat hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Napakahalaga kasi na ngayon ay taglay-taglay ng bawat isang Iglesia ni Cristo. Alin po yan? Yung kapangyarihan na mula sa ating Panginoong Diyos. Bakit po napakahalaga niyan? Sapagkat yan ang magiging lakas natin para maitaguyod natin ang paglilingkod na ito anuman ang ating nasasagupa. Pagka nasa atin yung kapuspusan ng ating Panginoong Diyos, ang sabi sa atin ng Biblia, magagawa natin ang lahat sapagkat mahihingi natin yon sa ating Panginoong Diyos at higit pa roon sa ating hinihingi at iniisip ang ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Nung habang nagtuturo po ang kay Eduardo, no, naramdaman ko po talaga yung pagmamahal niya sa mga kaanib. Naramdaman ko po yung kagustuhan niya na lahat ng mga kaanib sa iglesia ay maging matatag sa pananampalataya at maligtas sa araw ng paghuhukom. Brother Eduardo V. Manalo. Ne vous promettons pas que quoi qu'il arrive, nous perderemos la esperanza. Aguantaremos. Noi non lasceremo la nostra appartenenza alla Chiesa di Cristo. We will treasure our relationship with God. Und auch wenn unser Lebensweg schwieriger wird, werden wir nicht verzweifeln. Magpapatuloy po kami. Among isalig ang tanan namo paglaom. Si Hari po sa masutupi. Pumalik tayo siya, loko fesa kiso kong dumilipo sa lalison niyo. Malipayong adlaong natauhan. Alis gute sa Geburtstag po. Maligayang karawan po. Ronya pola adel fek. Viva cumpleaños. Chumni, shanji pala. Milang nanti uwe po. Feliz cumpleaños po. Sige, tsukadyo niyo dito. Tanjobi, omedetou gozaimasu.